Kumusta mga kahasang? Sa video na to, i-share ko sa inyo kung paano ko nalinis tong tank na to. Grabe, sobrang kapal ng calcium buildup nitong tank na to. Siguro mga 10 years old na to or more pa. Yan yung picture ng tank kung hindi ko pa nasisimulan. Tapos ito, yan, sinubukan kong gamitan ng liha. Kaya naman eh, kaya ng liha kaso medyo matagal. Talagang maraming oras ang gugugol mo. So itong part na to, tinanggal ko muna yung tank dun sa stand para may access ako dun sa kabilang part ng tank. Kaya nakita ko na makapal pala yung calcium buildup ng kabila. So medyo mas matagal na iskisa ng ano yan, ng liha. So naisip ko na baka meron akong magamit na chemical o acid na pwede makatulong sa akin para mas mapabilis yung paglinis ng tank. Naisipan kong gumamit ng ayan, yung muriatic acid. Titignan ko kung kakayanin yan. Tapos pati itong yan, WD-40. Tsaka syempre yung liha. Tapos may isa kong chemical na subukan kong gamitin kung makakatulong siya. Hindi ko alam kung pwede kong ilabas dito sa YouTube yung ano niya, yung kung anong klase siyang acid. Hindi ko alam kung okay lang na i-promote ko, baka kasi hindi. Itatago ko muna yung ano niya, yung chemical na ginamit ko na yan. Tapos syempre kailangan natin ng tools. Itong gamit ko na tool na to, ayan, yung blade na pang industrial blade cutter. Tsaka yung handle niya para meron siyang panghawak dun sa mismong blade. Ang hirap kasi pagka yung blade na yung mga gilet, yung maninipis na klase ng blade, pag yun ang ginamit mo, medyo mahirap hawakan eh. Hindi tulad nitong ganitong klaseng blade, yung industrial blade, na meron ka mabibiling handle. Tsaka itong mismo, yung blade, nabibili mo siya sa mga hardware. Per set, parang merong 3 pieces, merong 5 pieces. Mura lang siya, 50 pesos lang. Matibay, tsaka makapal, hindi yung madaling nababali. So, ayan. Sa part na to, sasubukan ko muna ng gamitan ng blade lang, walang kahit anong chemical. Kaya naman tanggalin yung calcium build up. So, ayan, kailangan mo rin persahin ng konti. Tapos itong part na to, ayan, lalagyan ko muna nung chemical na sinasabi ko. Titignan ko kung ano mangyayari pag binabad ko. At least siguro parang 20 to 30 minutes yan, binabad ko yung chemical na yan dyan. Makikita mo yan, nagre-react yung, ano, yung chemical dun sa calcium buildup. Medyo parang may bula-bula ng kaunti. Tapos dito, ayan, susubukan ko na kaskasin uli. Ayan, makikita nyo na natatanggal siya ng mas mabilis, hindi ganun ka persado yung ano ko dyan, yung pagtanggal ng calcium buildup. Mas mabilis siya na natatanggal compared dun sa pag walang chemical na nakalagay. Yan, sa part na to, yung labas naman ang tinanggalan ko ng yung strip tsaka yung packaging tape. Hindi ko rin alam eh kung bakit naglagay ng packaging tape yung dati may-ari nitong tank na to. Dyan ko ginamit yung WD-40 na yung chemical ko kanina. Kasi ano yun eh, pang tanggal nung adhesive nitong packaging tape.
Tapos dyan naman, ayan, nakikita nyo, tinatanggal ko yung anong tawag dyan? Yung sealant. Sealant kasi yung ginamit na pandikit dun sa strip. So yeah, pati yung blade na gamit natin dyan sa part na yan. Yeah, malinis na yung labas. Yung loob naman ng babanatang huli. Same lang din yung ginawa ko dyan, yung chemical na ginamit ko dun sa kabilang part. Sa part na yan, tapos na yung front and back. Yung mga side naman ang kailangan kong kiskisin. Yan guys, additional tip lang. Pagka maglilinis kayo ng mga tank nyo, mga aquarium nyo, kung meron kayo mapoprovide na yan, yung foam, mas maganda para mas safe. Dito naman, ayan, yung side na yung tinatanggalan ko ng calcium buildup. Hindi ko alam kung bakit sobrang kapal niyang side na yan eh. Mas makapal siya kaysa dun sa front tsaka sa back. Sobrang kapal talaga, kaya ginamit ako pa ng isang tool, yung paet. Actually, pang woodworking yan eh, pero kasi kailangan ko yung ano, yung pwersa. So, napilitan akong gamitin dyan. Eh, medyo effective naman siya. Binawasan ko muna yung kapal ng calcium buildup. Saka ako ginamitan ulit ng blade. Mapapansin niyo yung kabilang side, yung dito sa may bandang kanang kamay ko, medyo basa yung calcium buildup. Sinubukan ko dyan yung muriatic acid. Kaso ang problema ko kasi parang ano yung masyadong maamoy, masakit sa ilong. Hindi tulad ng isang chemical na ginamit ko, okay lang. Ayan guys, nakita niyo, inabot na ako ng gabi. Kaya nag-decide ako na sabunin muna para matanggal ko yung mga acid na ginamit ko. Dalawang beses ko sinabon yan. Ang gamit kong sabon yung mga ano lang, mga bareta, yung mga sabon na panlaba. Pagkatapos kong subunin tsaka nung nabanlawang ko na, chinek ko muna kung meron ng butas. Nag leak test muna ako, baka kasi may kailangan akong i-reapplyan nung tawag dyan yung sealant. Eh mas mabuting malaman ko nung maaga, baka kasi malinis ko na ng lahat-lahat eh, tapos saka ko lang malaman na may butas eh, mahirap na. So yan, so far wala naman akong nakitang butas. Tayo na nga. Pag gising kinabukasan, binalikan ko, nakita ko yung ibang part na mahirap abutin nung blade sa nung chemical. Ayan, ginamitan ko nung 1000 grit na sandpaper, yung liha. Ayan, effective naman siya.
At ayun nga, sa part na yan guys, yung habang nililiha ko yung gilid na yan, inisip ko na idiretso ko na yung project natin na pipinturahan ko na yung bottom side, yung back, tsaka yung dalawang gilid. Siguro color white naman yung ipipintura ko kasi yung una kong tank, ano yun eh, kulay itim yung ginamit ko. Inisip ko na lang din na gawa ko na lang ng hiwalay na video or parang part 2 kasi medyo mahaba na tong video na to eh. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga klaseng video, huwag nyo kalimutan pindutin ang like, subscribe at yung notification bell para ma-notify kayo kaagad sa tuwing mag-upload ako ng mga bago kong video.